At yun, so what's up mga kaparno at magandang umaga muli sa inyo. Kumapar at ang araw natin ngayon is September 1 mga kaparno. Yan mga par. Happy Bear Months nga pala mga kaparno. Woo! Bear Months lang, bilis ng panahon mga kapar. At happy 300 subscriber na din sa atin mga kaparno. Sa mga solid na support sa inyo mga kaparno. At nakashades ako mga kapar dahil ano. Kakagising ko nga lang no para yung ano ng ilaw is di masyadong nakasilaw mga kapar no. At yung mga par, time check. Actually kanina pa tayo gising no, 4 no, dahil sinundo natin si mami sa kanyang work kanina. Time check 7:14 mga kapar no. At yung mga par, ang ganap natin ngayon mga kapar is Sunday vlog mga kapar no. At meron tayong bisita mga kapar no, ang ating punong obispo mga kapar no, ang pinaka chief bishop no mga kapar no, ng ating simbahan no, Simbahan Katolikong Pilipinong Kristiyano mga kapar, si Bishop Anthony D. Pereira. At yung mga kapar ha, askaso na tayo no mga kapar no, at siguro makakahaba-haba na tayo ng vlog kasi nakabura tayo ng ano no, ng storage mga kapar no. Malaki-laki na din yung storage na ano. Sila mga kapar, peace out. Bra. Joke lang mga kapar. Yup. Surprise mga kapar. So what's up mga kapar, at nakabis na nga tayo no. Yun, at pupunta na tayo ng simbahan mga kapar. Ano pa naantay? Let's move out. Pag ganito na, simbahan na tayo. Yup. At yo, what's up mga par, at nandito na tayo na sa simbahan at yan no, nagbibinyag muna si Bishop no. At yun mga par, at serve na tayo no. Let's move out, at nakabis na nga pala ako no. Yan no, nagbibinyag si Bishop at mamaya na lang ulit mga par. Yup. Kaligtasan. Sino po rin ka namin sa inyong Isu Kristo? Mabu muna po tayo. Kapatid, ngayon po, ikadalawang linggo ng pangkaraniwang panahon ay ipinapaalala po sa atin ng Panginoon ang mga bagay-bagay na sinusunod natin na hindi naman utos ng Diyos. Alam po ninyo, nung mag-misa ako sa patay kahapon, nagtanong yung anak nung namatay. Sabi niya, Father, may pwede po bang magsalita kami para magpasalamat sa mga nakiramay? Sabi ko, pwede naman. At kasi kaya niya gusto magpasalamat doon sa chapel bago ilibing. Di ba kaugalian na po natin kapag may namatay, bawal maghatid, palabas, bawal magpasalamat, bawal kang magpiplik ng anumang pagkain galing sa lamay papunta sa labas, at napakarami pang mga bawal. Na kung isipin natin, ay hindi naman utos ng Diyos. Yung pupunta ka sa mga murol na sa labas, makikita natin tampak ang basura. Bawal magwalis, bawal maglinis at may patay, bawal maligo. Kung halimbawa itatong araw yung patay pala, itatong araw pa rin di maligo. Ang lakit na yung dapat na malakit, no? Bakit gano'n ang mga kautusan? Gano'n po ang sinusunod ng mga superstitious belief natin mga Katoliko, natin mga Pilipino. Kaya, nung makita nung mga eskribo at Pariseo na si Kristo mismo hindi nagbukas ng kamay, pati ang kanyang mga alagad bago kumain, pinunan sila ng mga eskribo at Pariseo. Sabi niya, ayon sa pag-usan ng mga ninuno, dapat magbukas muna ng kamay bago kumain. Kaya nang sagot sila ni Jesus, lahat sila isimplang. Kasi, tama niya yung nabasa kong sinulat ng isang ebanghelista o manulat sa banal na kasulatan na mga mapagpahimbabaw kayo.
yung posing mga script at pansiyo, ginagawa nilang isang bagay na hindi dahil sa gusto nila, kundi para sila'y maparangalan. Alam po ninyo, magkatagasal sila, hindi po sa loob ng simbahan luluhod. Sila'y magdarasal doon sa highway, sa kanto na maraming tao. At doon sila magdarasal para makita ng mga tao. Uy, kung bumuhit naman nila, magdarasal sila. At kapag sila'y naglilimos o tumutulong, halimbawa, ibigyan yung kulog eh, tutukot yun, iwawalay-way muna para makita ng mga tao yung paglilimos, yung pagtulong sa mga kuluri. Bakit sa simbahan, sa puson, pag-ikot ng puson, kukuha yun at iwawalay-way para makita ng mga tao na malaki ang kanilang contribution. Samantalang, yun po'y hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung maglilimos ka, kung tutulong ka, yung kanang kamay mo, huwag mo lang ipaalam dun sa kaliwang kamay yung ginawa mo. Sapagkat, ang ginawa mo ng lihim, ang Diyos ang gaganti sa iyo ng lihim. Amen? Amen. Isang napakahalagang mensahe ng Panginoon. Pagkikinig po kayo sa salita ng Diyos, pag si Kristo ang nagsalita, lahat ay pagpapakumbaba. Humility lagi ang Panginoon. Ayaw niya ng mayabang, ayaw niya ng mapagpataas, ayaw niya ng mga bagay na parang gusto siya lang ang iangat at yung mga ibang tao ay nagbibisto lang, sisiw lang, wala lang. Mga minamahal kong kapatid, ang sabi ng Panginoon, lalo na sa lugar na wala kayo sa simbahan, kung gusto mo tumawag sa Kanya, pumasok ka sa loob ng kwarto mong isarap ang pinuha ng pintana at magdasal ka. At yung ginagawa mo ng lihim na nakikita ng Diyos, siya yung pangalang tumanti ng lihim. Ay gabini, ito lang ang ala, wala na inoka, umibig. Lugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan. Kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurang at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ang maraming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pangpabaspas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa amin pagdiriwang ay maging lubos at napagkakaluhod ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat kayo pasalamatan. Kung manaming makapangyarihan tuloy na pumarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at ng araw. Gayun din ang tag-inip na tag-ulan. Ikaw ang bumubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw kayo'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng pag-uwi sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kalulatian mo, Hosana sa kalitasan. Pinagpala ang paradito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kalitasan. Master Dios. At sa mga par, tapos na ang ating misa, no? At hindi natuloy ang pagpunta ng ating chief bishop, mga par, no? At ayun, mga par, no? May bininyagan na lang, mga par, no? At si Bishop Buddy lang nandun, no? Kasi, may pinuntahan si Bishop na kasalan, mga par, no? Emergency na schedule bigla, no, mga par, no? Si Bishop Antonino. At ayun, mga par, sa siguro sunod na linggo, no, sunod next Sunday na, no, kasi sa next Sunday may ano kami ulit, mga par, no, may ales, mga par, mga pulis, mga veteran nata na pulis tsaka sundalo ay ang ano namin, mga par, no, ang mimisahan na tayo lang, mga par. Sabi doon ng bibi ko, sama daw siya vlog sama mami. Bis bibi nana. Sleep na. Time check natin, mga par, no? Ayan, no? 10:37 ang mga par. At yun lang, mga par, sana na-impo ko yung ulit at nalibot na masaya. At yun lang, mga par, peace out and prrra. Sabi mo, bye-bye! Bye-bye! Kiss, plank kiss. Oh.